Ang Great White Shark ay isa sa pinakakinakatakutan na predator sa underwater world. Ito ay napakalaki at mayroong itong limang hanay na mga ngipin at napakalaking dilig. Isang fierce disposition na may kasamang high-speed maneuverability. Ang lahat ng ito ay nagbibigay inspirasyon sa hindi malabanan na takot. Hindi nakatakataka na ang gayong namumukod-tanging mga katangian ay naging napaka-popular sa lipunan ng tao na may maraming iba't ibang mga alamat at kwento tungkol sa white shark. Isang walang-awang predator na talagang hindi ka makakatakas. Subalit, sa ganitong kaso aalamin natin kung nakakaamoy nga ba ng patak ng dugo ang pating sa tubig at kung hindi ba talaga sila natutulog at kung totoo nga ba o isang alamat lamang na ang kanilang mga aksyon ay batay lamang sa likas na instinct. Kaya naman pumuesto ka na ng maganda at manatili ka lamang nakatutok dahil ayan ang aalamin natin ngayon. Handa ka na ba? Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan nating patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamanghang video. Kaya naman huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Ang unang alamat ay ang food fever na tinatawag din na food rabies at bloodlust. Pinaniniwalaan na sa sandaling maramdaman ng white shark ang dugo ng tao ay agad itong umaatake sa manlalangoy at kasabay nito ay maaaring agawin o lunukin ang anumang bagay. Subalit, ang isang tao ay hindi kasama sa karaniwang pagkain ng isang great white. Sa katunayan, ang dugo ng tao ay hindi talaga katulad ng dugo ng isda o mga pinnipeds o tinatawag na seal at perpektong nakikilala ng pating ang amoy. Sa karaniwan, ang isang pating ay gumagawa ng isang test bite upang matugunan ang potensyal na biktima. Ang pagkakataon naman na makaligtas sa pag-atake ng pating ay tinatayang nasa 86% at karamihan sa pagkamatay ay nauugnay na may matinding pagkawala ng dugo. Ang white shark ay bihirang gumawa ng pag-atake, subalit kung ito ay umatake ulit, lumalangoy muna ito sa paligid ng biktima at tinitingnan mabuti sa halip na sumugod kaagad. Sa kabila ng malaking dami ng dugo na umaagos mula sa sugat na natanggap noong unang pag-atake, ibig sabihin hindi sila nahuhulog sa food fever kahit na hindi nila isuko ang kanilang aggressive intention. Ang pangalawang katha naman ay ang maximum size ng isang great white. Sinasabi ng ilang mananaliksik na ang isang great white ay maaaring umabot sa haba ng hanggang 40 talampakan. Ang mga pating ay tumitigil sa paglaki sa sandaling umabot sila sa puberty. Ang mga lalaki na umigit kumulang 26 taong gulang at mga babae na 33 taong gulang. Sa kasong ito, ang average na haba ng lalaking nasa 8 gulang ay nag-iiba mula sa 11 hanggang 13 talampakan. Ang mga babae naman sa kabilang banda ay mas malaki at umaabot ito sa 15 hanggang 16 na talampakan. Ang bigat ng isang predator fish ay umaabot mula 1,500 hanggang 2,500 pounds. Ayon sa mga scientifico sa ilalim ng suitable condition, ang isang pating ay maaaring umabot sa maximum na sukat na 20 talampakan. At ang mga individual at ang population ng California ay kapansin-pansin na mas malaki. Ang ikatlong myth naman ay kapag hindi sila gumagalaw, ang pating ay namamatay. At ito ay hindi ganap na totoo. Ang anumang pating lalo na ang isang great white ay talagang nangangailangan ng patuloy na paggalaw. At dagdag pa dito kung wala ito, ang isang pating ay maaari lamang lumubog sa ilalim dahil kulang sila sa swimming bladder. Ang tuloy-tuloy na paggalaw ay mahalaga sa isang great white upang mapataas ang temperatura ng kanilang katawan. At bukod pa dito, kulang sila sa special na kalamnan na maaaring maging sanhi ng masinsinang paggalaw ng tubig sa kahabaan ng mga gill slits. Kaya naman ang pating ay kailangan din ng nasa motion para makahinga. At syempre ang mga katotohanan ito ay hindi maaaring baliwalain. Ang great white shark ay maaari pa rin magpahinga mula sa tuloy-tuloy na paglangoy. Sa unang pagkakataon, nalaman ng mga saintipiko ang tungkol dito mula sa isang Mexican fisherman. Ayon sa kanilang kwento, ang iba't ibang uri ng pating ay nagtitipon sa paligid ng mga kuweba sa ilalim ng dagat upang tamasahin ang ilang oras na kompletong kapayapaan. Ang mga pangyayaring ito ay matatagpuan sa Central America, malapit sa Yucatan Tangway. Humigit kumulang isang dosena sa mga kuweba na ito ay natuklasan. At nakita nila dito ang mga pating na hindi gumagalaw bukod sa bagyang pagbuka ng mga bibig. Hindi sila gagalaw ng ilang oras at hindi sila magre-react sa mga diver. At kadalasan ang mga agresibong mandaragit ay pinapanood lamang ang mga scuba divers gamit ang kanilang mga mata. At hindi sila nagpapakita ng iba pang mga palatandaan ng anxiety o irritation. Ayon sa isang version sa natura mga kuweba, ang mga isda na ito ay nasa isang estado na malapit sa isang narcotic trance. Ang composition ng environment dito ay talagang kakaiba. Habang ang mga underground key ay nakababad sa kasinan ng dagat at ito ay may oxygen at makabuluang binabawasan ang kasinan nito. Tulad ng isang kakaibang life-giving cocktail na hindi lamang nire-relieve ang predator sa oxygen. Subalit, ini-intoxicate din sila sa ilang paraan. Kilala din na ang mga pating ay karaniwang sinasamahan ng iba't ibang maliliit isda. Ang mga isda na ito ay hindi lamang kumakain ng mga debris ng pating. Subalit,
inaalis din nila ang iba't ibang parasite na kilala bilang microorganism at bakterya. Habang ang host ay patuloy na gumagalaw, imposible din na malinis ng isda ang kanilang malaking kasama. Na kung saan ang dahilan kung bakit ang mga perpektong kondisyon para sa mga naturang pamamaraan ay nilikas sa mga kuweba sa ilalim ng dagat. Ang malaking tanong dito ay natutulog nga ba ang mga sensitibong isda na ito o nagre-relax lamang? Ang mga katanungang ito hanggang ngayon ay bukas pa rin sa debate. Ang ika-apat na myth naman ay kung totoo nga ba na ang isang patak ng dugo ay makakaakit ng pating mula sa ilang milya ang layo. At sa totoo lang ang mga pang-amoy ng mandargit na ito ay napakahusay kumpara sa mga tao. Subalit, sa mundo ng mga isda, hindi ito kumakatawan sa anumang namumukod-tangi. Ang mga specialist sa Discovery Channel ay nagpasya na magsagawa ng isang kawili-wiling eksperimento at tignan kung gaano kabilis ang isang malaking white shark na lumangoy sa paing. At sa totoo lang hindi dugo ng tao ang ginamit nila, kundi dugo ng isda. Kasabay ng eksperimento, ang mga kalahok ay lumubog sa karagatan sa tabi ng paing at nasa loob sila ng kulungang bakal para sa kaligtasan. Ang kanilang inaasahan ay kumpirmado at hindi nagtagal dumating ang malaking marine predator. Ang mga mananaliksik ay agad inakusahan ng panlilin lang dahil ang ginamit ay hindi dugo ng tao. Subalit, ang mga eksperimento sa dugo ng tao ay sinagawa din at tumalabas hindi umaatake ang pating. Sa makatuwid ang mga kwento na ang malalim na sugat ng mga divers ay maaaring mapunta sa kamatayan mula sa isang uaw na dugo na predator ay hindi na bago sa mga ordinaryong kwento ng katatakutan. At sa katunayan, ang karne ng tao ay walang anumang interes sa mga pating. Masyadong maraming buto at kakaunti lamang ang taba, sabi ng mga eksperto. At oo, mayroong humigit kumulang 100 hindi pinukaw na pag-atake ng pating sa mundo bawat taon. Subalit, pangunahing iniuugnay sila ng mga saintipiko sa pagbabago ng klima. Ang activity ng tao ay malakas na nakakaapekto sa mga ecosystem at tulad ng naiisip mo, hindi ito sa pinakamahusay na paraan. At bilang resulta, nagiging mas agresibo ang mga pating at hindi palaging sapat ang pagkain para sa kanila. At kailangan nating aminin na ang mga tao ay nagdudulot ng malaking panganib sa mga pating kaysa sa mga tao. Ang isa pang kawili-wiling katotohanan, ang Great White Shark ay may 280 hanggang 300 serrated edge sa dulo ng kanilang mga ngipin at matatagpuan nito sa 5 hanggang 6 na hanay. Ang mga pating ay walang ugat ng mga ngipin. Sa buong buhay nila, ang kanilang mga ngipin ay nagbabago din. Sa mga batang hayop, ang kompletong pagbabago ng unang hanay ay nangyayari tuwing 3 buwan at sexually mature tuwing 8 buwan. Ang madalas sa pagbabago ng conveyor na ito ay dahil sa kanilang dieta. Ang kanilang strong scale, animal bones at thick layer of subcutaneous fat. Lahat ng ito ay ang kanilang mabigat na sandata. At bilang karagdagan sa isang kompletong paglilipat, ang mga great white ay nawawala ng ngipin sa bawat pag-hunting. Sa kabila ng kanilang mabilis sa paglaki, sinusubukan pa rin nilang panatilihin ang kanilang mga ngipin. Ang mga white shark na ito ay gumagawa ng isang quick side-to-side movement gamit ng kanilang ulo, habang sinusubukan mapunit ang isang malaking piraso sa tulong ng kanyang panga sa itaas na gumagana katulad ng isang lagari. Ang mga hayop na ito ay maaaring lumunok ng 20 hanggang 30 pounds ng karne sa isang pagkakataon. Grabe! Ang great white shark ay hindi kailanman hihilain ang biktima nito pataas o pababa patungo sa sarili nito dahil inaalagaan ng evolution ang nakakatakot na predator na ito. At walang sinumang mga ngaso sa ilalim ng dagat ang maaaring magyabang sa ganyong mga sandata. At dahil mayroon silang conventional root system, ang porsyento ng productivity sa pangangaso ay lubos na nababawasan. Sa uli naman, ang isang kamangha-manghang pagtuklas na ginawa ng zoologist mula sa lungsod ng Santa Cruz. Napansin ng mga saintipiko na ang great white shark ay madalas na nangangaso sa madaling araw at paglubog ng araw. At pinagpasyahan nilang pag-aralan ang mga posibleng sanhi na pag-uugali na ito. Para sa malupit na eksperimento, 15 malaking pating ang napili. Ito ay nabanggit na ang unang posisyon ng pag-atake. Ang mga pating na ito ay sumasakop depende sa posisyon ng araw sa itaas ng horizon. Kaya sa madaling araw, sumasalaki ang pating mula sa silangan at paglubog ng araw sa kanluran. Ang mas nakakawili pa dito kapag ang araw ay natatakpan ng ulap. Ang mga predator na ito ay nagbabago ng direksyon. Ang pagmamasid ay nagpapahintulot sa mga mananaliksik na maglagay ng 2 teorya tungkol sa pag-uugaling ito ng mga great white. Sa simula, sinusubukan ng predator na tahimik na makalapit sa biktima gamit ang refleksyon ng sikat ng araw upang takpan ito. Ang pangalawa naman ay may kaugnayan sa direksyon ng pag-atake. Siguro ang bagay ay nabulag ng sinag ng araw at hindi napapansin ng panganib, habang ang pating mismo ay nag-excommunicate sa magandang liwanag. Sa kasamaang palad, ng kakaibang uri ng pating na ito ay nasa bingit ng pagkalipol. Sa mundo, mayroon na lamang mga 3,500 na great white shark. Sa kabila ng pagbabawal, ay nananatili pa din silang nababawasan. Marahil sa tulong ng kamakailang mga pag-aaral na nagpapatunay na ang mga kahanga-hangang hayop na ito ay hindi lamang walang pag-iisip na kumakain ng karne. Subalit, lubos na organisado sa difficulty social creatures. Ang kanilang extermination ay matatapos.
ilan lamang to sa mga kakaibang bagay na nalaman mo ngayon sa mga pating na mga kabasa sa ating video, ipaalam mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos kapatid, be sure na mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa ating channel para naman lagi kang updated sa mga bago nating content. Muli, maraming salamat sa panonood. This is Noel Polo TV. Kita-kits sa next video.